Maagang pumunta ng bayan kanina si na mama para bumili ng pakain ng baboy. Nagpabili na nga din pala ako sa kanya ng pang-ulam. Tulingan nga yung pinapabili ko sa kanya kasi wala daw namang ibang isda ngayon kaya yan na lang yung binili niya. Hindi ko naman alam kung ano ang tawag. Asain ko nga lamang itong isda at ito yung papang-asim ko, yung kalamyas. Naglagay na nga din ako diyan ng dahon ng saging para hindi didikit yung mga isda. Nilagyan ko na rin ng mga pampaasim itong mga kalamyas na tuyo. Nagpabili na nga din ako nitong 1/4 na taba-taba ng baboy para kahit papaano masarap-sarap yung sinain. Puro karne nga nitong mga nakarang araw kaya kako mag-isda naman kami para maiba-iba naman. Nang maisalansan ko nga isa-isa din sa palayok yung isda, naglagay na uli ako ng kalamyas para mas maasim. Naglagay na nga din ako diyan ng mga 4 na basong tubig pagkatapos ay sinalang ko na. Maya-maya pa nga ay dumating naman si tatay galing sa hulo. Naniba nga pala siya ng saging at ayan, napakadami niyang andalang mga saging at puso. Yung ibang mga saging na hilaw ay abenta namin tapos itong mga hinog naman ay pangmeriendahin. Maigi din nga niya rin pag nailuto ay laman tiyan din. At habang nakasala nga niya yung sinain kong isda ay kakoy magbalat ka na ng saging, kita'y magaluto ngayon ng sinugno. Sabi ko nga kay Tanoy, ako na magayat ng mga saging at kakoy kay magkayod na ng nyog. Yun! At ayun na, habang nagkakayod nga ni si Tano ng nyug, inapunggal naman aring kayura namin sa tagal na siguro. Kaya sabi ko sa kanya, manghira muna dun sa kahanga namin at abigyan na lang ng sinugno pag naluto. At habang nagkakayod nga ni si Tano ng nyug, may batang kimali-mali dun sa likuran. Ganyan talaga ang trabaho ni Kyuning pag may nagkakayod ng nyug, lagi na lang nakadamba sa likod at ginagawang brum-brum. Malaglag ka! Sobrang likod din talaga ni Kiona, kaya kinuha ko na, baka ako mabungas nga san ka pa diyan. Dual tasking talaga kami minsan diyan, habang nagaluto ay nag-aalaga din ng bata. At yan, nung matingnan ko nga itong sinaing ay paluto na pala. Bigla ko nga naisip na balik akong gataan na rin itong sinaing kong isda para kahit papano may sabaw din. Marami-rami naman yung napiga akong gataan ngayon kaya kako hahatiin ko yung iba ipang sinugno. Nang may lagay ko nga yung gatay, naglagay na din ako diyan ng sibuyas, bawang at saka mga pampalasang sangkap, asin at saka paminta. At nang kumulo na nga yung gatay, isa-isa ko na rin nilagay itong isda. Naglagay na din pala ako ng siling green para kahit papano merong anghang. Napakabilis din naman talaga nitong maluto. Konting pakulo nga lamang dito at paigal, luto na yan. Rina, luto ng ating ginataang isda. Kain na tayo mga mare. Pagkatapos ko ang kumain ay sinalang ko na rin kaagad itong pangsinugnuin namin. Nabaga naman, maya-maya ay gutom na naman ako kaya kailangan may pagkain lagi. Naglagay na nga ako diyan ng pangalawang gata, papalambutin lamang ito ng mga ilang minuto. At nung malambot na nga yung saging ay naglagay na din ako diyan ng mga 2 kutsarang asukal. Yung iba ko mga kapatid, asin yung nilalagay sa sinugno kaya konting asukal lang talaga yung nilagay ko para bahala na din silang magtimpla. At nung iga na nga yung sabaw at malambot na din yung saging ay nilagay ko na din itong kakang gata. At ari na, luto na ang sinugno. Merienda na kita mga mare. Pagkatapos ko nga magluto, ari namang si Kyo na ang aking aatupagin. Ay, gari naman din lagi ang amin set up. Kapag nagaluto ka, meron namang batang nagkakalatini sa kabilang tabi. Palaro-laro nga lamang yan sa kabilang sulok habang nagaluto kami. Sa dami niya nga ning laruan pero yung mga styrofoam ang gusto niyang laruanin. Kaya yan ang nangyari, sabog-sabog na naman yung kalat. At ngayon ko nga naisip na i-unbox na itong parcel from Derma para may maganda akong panlinis. Eto nga pala yung Derma DX88 vacuum cleaner. First time ko nga lang makakahawak nito, hindi ko rin alam kung paano gumamit. Pero tuwang-tuwa talaga ako, napakaganda ng kulay, mukhang aesthetic at mukhang quality talaga. Meron nga siyang kasamang manual kung paano ba i-assemble. Pwede siyang i-assemble in 3 ways. At eto na nga pala lahat ng parts ng vacuum, pero kahit hindi ka naman nga tumingin dun sa manual, ay napakadali namang i-assemble. Tatlong klase na nga siya ng brush head, depende na sa'yo kung ano ba yung paggagamitan mo. Pwede mo siyang gamitin pang carpet, pang sofa, o kaya pang sahig. Dahil excited na nga din akong masubukan itong vacuum na ito, tinry ko na agad linisin yung mga kalat ni Kyuning. At totoo nga yung chismis na malakas talaga ito humigop, tingnan nyo naman at higop na higop talaga yung mga styrofoam. Malaki din nga yung dust cap niya at may kasama pa nga itong filter, tingnan nyo naman at talaga namang kuhang-kuhaan nyo yung mga styrofoam. Kasi nga pala ito ngayong 11-11, kaya alam nyo na mga mare, pabudol na. Dahil hapon na naman nga, gawaan na naman ng mga gawaing bahay. Eto nga ang kapatid ko, nagabahog na ng aming mga baboy. Nagpinaw na nga din ako ng mga damit ni Kyuning. Dini sa amin, bawal na bawal matuto na ganyan yung mga damit. Baka daw magsipunin. At yun lang for today's video. Salamat sa inyong panonood. God bless.
Kuring ka.